Yung nararamdaman mo ngayon, sabihin mo kay Kuya Sam dun sa nangyari sa bahay. Yan mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, Masantosya, good si Katayon Amin, naimbag na Aldaw, Kakabsat Gagayem. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, sa mga bago po, huwag natin kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe po tayo. Ayan, araw po ng Biyernes. Ito, muli po nating babalikan sila Jumark, Tinansi at si Princess, bagamat medyo nakakalungkot na nahinto po yung ano, yung paggawa ng kanilang bahay. Pero sa awa ng Panginoon, alam ko naman na maitutuloy po yan, kasi meron naman po silang hawak na ano, na titulo. Yun, matibay po yun na hawak nila. Yung kabila ay may hawak din po na titulo. Kasi parang naulit lang po yung nangyari kay Prede. Kung maaalala po ninyo yung kay Prede, tinatayo po natin yung kanilang bahay, tapos may biglang sumugod na kay alam, inaangkin po nila yung lupa na pinagtatayuan po natin kay Prede. Siguro baka ganun din yung nangyari dito. Baka kulang siguro yung naghahabol ay hindi niya alam kung saan yung kanyang talagang alote. Ipagpray po natin mga kasama, mga kalingap, na matuloy po yung ano, paggawa ng kanilang bahay. Yan, tara, samahan po ninyo ako. Dito sila, Ate Nancy. Kita ko po sila. Kausapin po natin. Yan, oh, dyan po sila, oh. Naawa ako sa kanila, lalo na dun sa bata. Bigla siyang ano, nalungkot. Gandang hapon. Ay sige, hala, hayaan nyo muna yung si Jumark po doon. Ano yan, parang daanan ng tubig? Hindi po, yung basing. Ah, pinapatungan niya. Ay, pinapatungan, grabe. O, kamusta naman po kayo? Hawa, malang Diyos po eh. Malakas ba na? Malakas, malakas na. Sabi ni Jumark, umiyak daw kayo. Umiyak po ako at napahiya ako sa nangyari. Ba't napahiya? Ay, nakakaya po, pati kayo nadadamay. Okay lang po yun, wala namang may gusto doon. Ano nga po ako, na aawang nahihiya sa inyo. Ito, naawa din ako kay Princess, oh. Biglang nalungkot. Ah, Princess, huwag ka malungkot. Po lang. Sabi nga nito, sayang mama, sana yari na yung bahay natin. Ano, Princess? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Sabihin mo kay Kuya Sam dun sa nangyari sa bahay. Wala po akong masabi. Bakit? Sabi ko ganito, Papa Mom. Kasi? Magsabi ka. Kasi po, nakakaya ko sa inyo. Huwag ka nang umiyak. Matutuloy din yan, no? Ate Nancy, no? Huwag kang malungkot. Matutuloy din yung bahay nyo. Basta ano lang, pagbutihan mo yung pag-aral mo. Tapos bago matulog, ipagdasal mo na matuloy yung bahay nyo. Aneng? Huwag ka na malungkot. Siya nga pala, may tala ako dyan na ano, na regalo. Tara, kunin natin. Huwag ka lang maano. Grabe, umiyak si Princess, oh. Nalungkot doon sa nangyari sa kanilang bahay. Huwag ka na malungkot. Dito, may bibigay natin. Bigay natin yung regalo galing kay Mamiyay. Meron siyang kwan dito, mga pinadalang ano, mga damit. Sana magustuhan ni kwan ito, ni Princess. Ito na yung sige nga, pasukat mo nga, Neng. Sukat mo nga yan kung kasya sa'yo. Sukat mo nga.
Tignan natin, sukat mo lang. Sukat mo, tignan natin. Para pilihan pa natin siya dito. Yung mga medyo malalaki. Ano, meron pa dito eh. Oh, mga pambata na ito ah. Para meron siyang ano. Meron siyang maisuot. Ipilihan pa natin siya. Ayun, oh, bagay na bagay. Oh, tignan mo yan, kahit medyo malamok. Oh, hindi na makagat yan pa. Ito pa, oh. Yan, grabe, ang gaganda ng tila. Yan, maraming pasalamatan mo si Ma'am Yay. Maraming salamat po, Ma'am Yay. Mayroon pa, tignan natin kung mayroon pang itaas. Mapili tayo dito ng pang itaas kung mayroon pang naiwan. Ah, ito. Ayan, oh. Tingnan na pa natin kung mayroon pa dito. Ay, pa, mga pambata na ito. Ito kaya nag... Kaso maiksi. Hindi ata pwede sa bata eh. Pwede. Tingnan natin kung parang hindi pwede sa kanya maiksi. Ay, ito siguro. Ay, kaso lang. Ito pwede siguro panglabas mo. Kasi sa'yo yan eh. Maliit. Okay lang, no? Okay lang yan panglabas niya. Kaso nakalabas ang pusod. Yan, pangtulog. Ay, sorry. Yan, ay grabe, magaganda oh. Tapos, shorts. Yan din that shorts na ano. Ito, yan. May mga short ka na. Kasya kayo sa'yo yan, baka lawlaw. Kasya po. Yan, yung iba naman, naibigay natin dun sa iba. Kasi ito pa isa na yung, yan. Grabe oh. Tapos mayroon pa tayong kwan dito. Hindi na yan pwede maglaro kasi malaki na no. Mga laruan, ito siguro na lang pang ano, para sa ento, Chinese garden tawag yan. Yung lubid. Ano pa bang andito? Ay kun pala doon mayroon tayong ano, spaghetti. Kunin natin dito sa kabila. Dami nating regalo. Kaya anong princess kasi umiiyak. Ayan, may regalo tayong spaghetti sa kanya. Para makapagluto siya ng pagluto kanin ng ano, spaghetti. Yan oh. Yan, huwag ka na malungkot. Yan, tapos may titignan tayo dito sa cellphone na isa. Yan. Kasi mayroon pong nagpadala kay ano. May nagpadala ng regalo kay princess. Pasalamatan natin. Dito siya, kanyang papa oh. Hapon po. Magandang hapon. Tignan natin princess ah, kasi may nagpadala sa'yo ng regalo. Tignan natin para hindi tayo magkamali kasi mahirap na. Asan na yung kanyang pangalan? Hanapin natin. Asan na yung dito? Ah, ito. Yan, si asan na yung dito? Para ayan, kay Tita M. Grabe. Tita M from, hindi ko alam kung saan bansa ito. Grabe, may pinabibigay kay Princess. Galing kay Tita M. Yan. Marang malaki-laki ito ah. Yan o, pinapabigay sa iyo ni Tita M. Pasalamatan mo si Tita M. Maraming salamat po sa inyo. Si Tita M. Po. Yan. Yan, huwag ka na malungkot. Kanina umiyak si Princess eh. Yan, ang daming regalo sa'yo. Tapos, may dala akong ano. Dito naman si Jumark. Oh, may dala ko Jumark na bigas. Siguro dito na lang, no? Dito, dito yung bigas. Asan na yun? Yung bigas naman. Yung pinangako kay Jumark. Para ano, kasi nagtatanim sila ng bigas. Ang problema, baka wala silang bigas. Ayan, kunin mo ito, Jumark, ano, bigas. Kunin yan, 25 kilos na bigas. Kasi sa kanila kasi tatlong buwan pa bago nila mapakinabangan yung tinanim nilang bigas. Tatlong buwan talaga. Tatlong buwan, ayan o, mapakinabangan po nila. Ay, salamat po. Kung po yan, dating ang grasya. 25 kilos. Kamusta naman si Jumark? Yung ngipin mo? Ito, pinagpupusik ko na kagabi. Pinilit ko na. At sobrang sakit talaga. Iko natin yan, siguro bukas. Patignan natin bukas. Kanina ay nag...
kuha kami nung hamis nung laywan, nasigid naman ako. Nakagat. Kaya umaga. Bukas, kung maaga tayo, chat kita. Okay. Patignan natin ngipin mo kasi tulad ng sinabi mo, walang matigas na lalaki sa sakit ng ngipin. Damay lahat, ulo. Pero para na kung ano kagabi, sakit kong tukalating ito. Ipatsika pa natin ngipin mo, tapos siguro surprise na lang natin si Princess kung saan tayo pupunta bukas. Ano, Princess? Ito na tato. Meron na siyang pambaon, grabe, 1,000 pambaon sa kanya. Tapos ito naman, nagbigay naman ako ng 25 kilos na bigas. Pasensya nyo na, yan muna yung kinain natin. Wala akong problema. Basta mayroon ay tanggapin. Salamat din po sa nagbigay. Tanggapin at masalamatan. Tama. Tsaka yung nahintong bahay, huwag kayo malungkot. Ipag-pray natin na kasi, di ba, tulad ng sabi mo, may titulo naman si Papa mo. Mayroon po. Hawak po nila. Tapos yung nakabili ng lote dun, may titulo din. Kaya maganda talaga, makapag-usap sa barangay. Tapos kung may talagang nakakaalam, mas maganda. Kasi nangyari na sa amin yan dati, yung tinutulungan ko na yung bulag si Freddy. Ang bahay ay nakalahati na namin, nasiminto na halos hanggang taas. Tapos may biglang naghabol, sinugod kami doon. Pinahinto, hollow block slot yun, pinahinto kami. Hanggat napunta sa kumbaga nag-usap yung may yung pinagbilihan namin, tapos yung nagsasabing lupa, parang ganun nangyari. Tapos hanggat yung lupa niya palang tinuturo niya, hindi doon sa pinagtayuan ng bahay. Parang gayon din po yun. Oo, malayo. Malayo yung kanya, kaya bago namin tinuli, nagpirmahan sila sa barangay, tapos nakakuha kami ng power of attorney. Mura lang naman yun eh. Kung kailangan ng kumuha tayo, kuha tayo para sigurado. Ano po, sabi nila Papa, ituloy na lang. At yun pong titulo nilang hinahawakan ay original, ay dun po sa nag-aangkin ng lupa na yun, yun ay pagawa lang niya. Wala naman pirma sila Papa. Oo, ang tanong nga dun, paano siya nakapagpagawa ng titulo na hindi niya nahiram yung mother title? Opo, ang mother title po ay nakila Papa. Opo, mayroon tayong mga viewers na nanonood. Pwede po kayong mag-comment kasi ganito po yung nangyari. Yung nagkiklim ng lupa doon na yung sinugod kami, nakabili lang doon. Nakabili doon sa may binili daw siya doon. Sa kanino niya binili? Sa doon daw po sa namatay na tiyuhin nila Papa. Tiyuhin nila Papa mo. Ay di naman po alam kung alin lupa doon ta. Nag-aangkin po siya ng lupa ay tinuro lang. Ay wala naman kung ano yun. Pero mayroon siyang hawak na deed of sale, wala naman. Wala po. Titulo ang pinapakita niya. Titulo po ay ano naman yun. Kaya nagtataka ako paano siya nakapagpagawa ng titulo na hindi niya yung lupa na nabili niya, sakop pa rin nung titulo na hawak ni Papa mo no. Hindi na. Hindi. O ibig malayo sabihin baka nakabili siya, hindi doon talaga mismo. Hindi po, malayo. Kaya yung doon nga sila Papa din nagtataka paano niya na paggawa niya ng titulo ay wala naman mother of title. Yun ang bukod sa lahat, ang mother of title ay hawak ng TOC. Oo, andun pala sa mismong no. Talagang yun ang nakakaalam din si TOC. Tapos hindi yung nabanggit mo, hindi ata sila nagpirma. Wala po, walang pirma sila. Kung walang pirma yon, ibig sabihin hindi pwedeng paggawa ng titulo yun. Hindi po. Kaya mas maganda kasi hindi man tayo masyado maalam sa batas. Mas maganda talaga may mapagtanungan tayo at unang-una makakuha tayo ng permiso sa barangay. Respeto na rin kay Kapitan. Anong sabi ni Kapitan? Kasi kahapon nagsit siya ng oras alas 4, hindi nagsipot. Wala akong Kapitan na nasipot dyan ngayon. Nagpunta ho siya ng, awan ko kung sigurado ako, kasi nadaan yung service ng barangay alas 3 na ng madaling araw. Ibig sabihin, bakanti lang siya gabi. Gabi. Ay paano, hindi naman pwede na pupunta ako dyan ng gabi. Diba? Kahit kayo, hindi pwede rin. Istorbo na sa pagtulog yun. Siya po. Kaya gusto ko makausap din natin si Kapitan para kung hindi pwede si Kapitan, di sa munisipyo tayo mag-usap. At least andoon yung yung sa mga alam ko sa lupa. Opo. Alam nila yan. Opo. Maganda mag-usap sa munisipyo kasi. Yun din po ang sabi ni La Mama, mas maganda nga niya yan. Sa munisipyo. Wala naman ang Kapitan sa munisipyo na po. Munisipyo kasi alam ko may mapa, sila, mapa din sila dyan. Alam nila yan. Mayroon man din hawak kila Papa. Mm-hmm. Kompleto po yung kila Papa. Yun pong sa kanya ay lang niya yun, paggawa lang niya yun. Paggawa lang, no? Sige. Kumbaga, parang nag-shortcut lang siya. Grabe, kahit masakit pa yung ngipin ni Jumart. Panambak yun, yung nakita ko kanina ng ginagawa mo? Ano po yun? Basig.
kamay lang ginagamit, no? Kamay po. Yung pala ko nga po, ipinakita ko sa isira. Sira na yung pala. Nasira yung pala ko doon. Ba't hindi mo kinuha yung pala natin na bago? Hindi naman po pinin pambasig yun. Ay, hindi pinin. Walang tuso, walang dapat matulis. Dapat po yung patulis po ang dulo. Ay, sige. Pag ano, nagkaroon tayo ng budget, bibili ako ng ano. Yung bibili ako. Ang ano niya ay patulis na gaya yung video para pantayin yung ano. Ay, sige. Pag ano, i... At pagpailalim pong gaya, no? Ay, sige. Palang pagayang pailalim, na ano po yun? Lalong mahirap yun. Ah, mas maganda yung talagang pabilog. Hindi po, mas maganda yung pagayan siya, yung na-strict ang ano. Ay, sige. Ang gitna. Sige, pag ano, matingin ako. Para may... Ano, meron nagtanong po kami, ano? Mahal? Mahal magkano? Ano, yung... 5, ano ba yun? Sabi ni 550 ata yun. 550. Huwag ka mag-alala. Matingin ako, baka sunod na araw, baka makabili din ako. Kamay ko ay entero na. Grabe, oh. Patingin niya, ganyan nung kamay na masipag. Kamay ng ano? Kamay ng talagang kamay masipag. Kamay ng magtatalok. Mm-hmm. Ano na po, baka mga pizza 18 magtalok na din ako dyan. Ay, sige. At yung makina ko ay gamit pa ni Paring Nur. Mm-hmm. Ginagamit namin dyan. Basta pag ano iiko natin, kung mas maganda, kung hindi kaya ni Kap dyan, dali natin. Wala, sa ano? Hindi po talaga kahit po anong po. Balik-balik ko natin sa kapitan. Po. Wala akong kapitan na makadating dyan. Malapit lang naman kayo dun sa nagre-reklamo. Sabihan nyo sila na mag-sip tayo ng araw. Sa munisipyo na lang mag-usap-usap. Ay, mas maganda po niyan. Ikaw magbigay na sa amin ng ano. Ay, sige. I-chat ko siya. Oo, chat mo po siya. Hindi, kasi si Kapitan napaka-busy. Di... Pero i-chat ko din si... Dapat maalam din ni Kapitan na i-diretso na natin sa taas para baka sabihin ni Kapitan nilaktawan natin siya. Opo. May contact naman po ata sila doon. Oo. Kaya sabihan ko sa kanila kung sobrang busy ni Kap, laktawan na natin ang barangay, at least alam ni Kap. Dapat sabihin niya rin niya, sige, kasi para busy ako. Matuloy na po at kawawa talagang ano? Kawawa na talagang matutulugan na ba? Si Princess, oh, kanina nalungkot ako, nag-iyak. Nahiya daw siya. Kamay yaning, basta ano lang. Yeah, kahit naman po, kahit nga ako, hiyang-hiya din ako nung ginawa nung tao na. Kung tutusin po ay, si Mama, nagpagawa doon ng ano lang din, yung mata, apat na patong, yung kapatid ko. Wala siya nagreklamo doon. Tapos ngayon ako na ang matayo, isa ka nagreklamo. Aba, sabi ko, para ka akong nananadya. Tapos lahat doon, sabi niya, sakop niya na lahat ng mga bahay doon. Ay, kaya po yung, ay, pasensya na po pala doon sa nagtatawanan po. Mga kapatid ko po, yun. At ano po yun ay? Pakiikon mo nga. Nagtatarawanan po kami noon at sabi namin, lahat pala ka ako ng bahay dito ipapalisin. At sakop pala ito. Kaya yun po kami nagtatawanan. At di na namin, sabi ng mga kapatid ko, hindi na alam kung saan matira. Kaya ginadaanan nila sa tawa. Tawa-tawa lang po kahit mabigat ang problema. Hindi nila alam na pati din pala sila ipaalisin doon. At sakop po daw yung ano ay, view 40. Kasi baka pagkaintindi ng mga ibang mga viewers natin ay pinagtatawanan ka. Hindi, no? Hindi po. Mga kapatid ko po yun lahat po. Pasensya na po kayo doon. Ayun po talaga ay talagang tawang problema lang yun. Pero ngayon sila malungkot din sila sa nangyari, di ba? Lahat po. Lahat talaga kami. Lalo na si Papa muna antay-tahimik ng ngayon po, nilalakad ata ni Tiyo si sa munisipyo. Munisipyo yung ano, no? Yung papel talaga. Po. Dapat lakarin yun para matuloy natin yung bahay nyo. Nilalakad na po ni Tiyo yun. Excited. Oh, alis pa lang si Tiyo, si Gupawi pa lang. Excited din akong ano. Tingnan mo yung regalo kay ano, Princess, oh. Kahit ako excited ako magkagayo na bahay. First time ko kago. Ay, kayo, wala tayong magagawa, kundi igalang natin ang batas. Oh, totoo yan. Pero basta ano, tanong-tanong lang tayo doon kay Tito. So, pag sabi niyang okay na, tapos kausapin natin yung nagreklamo. Pag sabi niyang, sana mali siya para ano, hihingi siya ng tawad sa unang-una sa inyo. Ay, kasi inabala niya yung pagkawa ng bahay. Kahit po maghingi siya ng tawad sa amin ay yung abala ng tao ay di niya kayang bayaran yun. Yun lang. Yung pagod natin po doon na tayo lahat. Pagod doon. Basta ano lang. Mga pamangkin mo. Tiwala lang. si Ate Nancy. Damay-damay lahat. Si Ate Nancy, sabi niya, kumbaga, siyempre siya ay asawa mo lang naman. Wala siyang kalam-alam din doon. Wala man ako doon karapatan magsalita. Pero kita ko naman yung sakripisyo mo doon. Nagluto, maghukay, di ba? Si Mama nga na yung walang karapatan. Asawa na ni Papa. Oo, kasi wala naman siyang lupa doon. Yun po, sabi nung nagpunta doon. Basta ano lang. Pero wag ano. Tiwala lang. Oo. Ganyan naman tayo. Sinusubok lang tayo ng ano. Kumbaga, sabay pagsubok lang niya. Subok lang yan. Pero tutuloy din po yan. Tutuloy yan. Kahit kung anong mangyari. Sabi nga po nung tiyo ko, huwag ganyan kayong pumayag dahil nasa inyo ang
tunay na titulo. Titulo. Mm. Sa Muntiyo, pagdaan, huwag kayo magpatalo. Oh. Nagawan po siya. Ay, huwag kayo magpatalo, sabi. Kasi sarili talaga yun nila, Papa. Tsaka yung mga sponsor natin, siyempre, nahiya din tayo. Ay, kahit pa kung hihiya po nga sa kanila. Kaya, iniiya ko, lahat nalang yung nakakahiya. Opo, kaya ako din, pag naituloy yun, siyempre, hingi din talaga ako ng tulong sa kanila na sana mapatapos natin yung bahay. Kasi simple lang naman yung bahay nyo eh. Sa usap na po namin, pag oras na maayos na, turulong-tulong na po dun. Lahat na, oh, para mabilis. Para mabilis matapos. Kasi estimate ko dun, 2 linggo, tapos na yung bahay nyo eh. Baka po di abutin yung 2 linggo, baka araw lang yun. Oh, baka yung mga andoon, marunong naman ata magpanday andun. Marunong po yun lahat. Oh, kung natin sila, kahit bigyan natin sila pang merinda, pang bigas-bigas. Marunong po sila dun. Para mabilis. Yung tiyo ko ay ano po yun ay, carpenter mason po yun. Ayos, sige. Pag ano, ganun na lang, no? Oo, ganun lang pong ano natin. Marami akong binabantayan, pero siyempre, doon sa nangyari, nalulungkot din ako. Kaya sabi ko, puntahan ko nga sila, Jumart. Kasi alam ko din na sobrang nalungkot kayo doon sa kahit, nangyari. Kahit grabe ang ini. Nang mangyari yun, ayan ay parang hindi na matino yung, hindi na niya alam kung saan siya mauna. Ay, sino po? Saan siya gagawa. Yan po siya. Ah, naano din siya, na-stress din. Nahirapan din. Huwag kang pa-stress, Jomar. Focus-focus na lang muna sa ano? Sa trabaho muna. Diyan ka muna. Kasi pagkumsaan ng lusag. Alam ko naman talaga nung ginawa natin yung bahay, alam ko kahit mayroong kang trabaho dyan, iniwanan mo eh. Ay, siya po. Para lang makatulong ka dun sa pagkuha ng bahay. Tapos lang. Ay, ngayon, at di pa naman nila, ano, nilalakad na po nila tiyo dyan. Kaya focus ka muna dyan kahit mga isang linggo ka dyan o ilang araw lang. Ano po yan, basigan pa, malaki-laki pa. Sige lang po, natagal ang kamay at talagang walang pala. Masakit din. Sige, huwag kang mag-alala. Dadalang kita ng pala. Yung pala talaga, mabilis lang. Kasi para hindi nakita masyadong maabala din. Tsaka kay Princess, no? Kasi nakasimangot, naawa ko dito. Huwag ka na malungkot, Ning, ah. Nag-iyak nga pagdating ni nag-iyak. Kasi sana po sa mga sponsor po, pero tutuloy po yun. Alam ko naman na malawak ang pag-unawa ng mga sponsor natin. Yan, bukod yun sa bigas na dala ko, matagdag ako ng kaunti lang, no? Pagpasensya nyo na. Kasi ngayon, medyo kon tayo muna. Wala tayong masyadong budget. Pag medyo nagkapera po ulit tayo, siyempre, mabigay tayo. Pagdagdag lang. Pambili-bili lang naman ng ulam. Salamat po sa tulong po sa lahat. Basta ano lang, tiwala lang. Positive lang tayo. Sige, Ate Nancy, ah, Princess, ah, huwag ka na malungkot. Ingat ka po. Opo, maraming salamat. Jumart. Opo. Basta bukas, ah, chat kita kahit ano tayo para agahan natin para makabalik ka sa dito. Saglit lang naman na check up-an yan. Ayaw. Kahit alis tayo ng ano, kaya sabi natin na mga 8:30 o alas 9 para alas 11 dito na tayo, makabalik ka. Sige, salamat. Wala talaga, walang... Kahit gaanong tigas ng lalaki, ilambot sa ngayon talaga. Ay, ramdam ko yan kasi ganyan ako noon. Talagang sinusuntok ko na yung... Sinusuntok ko to, mas lalong lumala. Kagabi nga po, nakatulog akong siguro ito pag gising ko ng alas 12. Nakatulog ako ng kunting oras lang. Ay, masagit na masyado. Parang ano eh, parang nangayayat ka ng kunti dahil dyan sa ngipin eh, no? Sa kapatid po, nagkasakit din ako. Karaming napupuyat. Puyat po lagi. Napupuyat, sige. Basta bukas, pachikapan natin yung ngipin mo. Kasi pinaka-importante yan, kapag ganyan, hindi ka masyado makatrabaho, hindi ka makapag-focus. Nagalo po nga tayo, tinitis ko yung sakit. Sige, bukas, pachikapan natin yung ngipin mo. Salamat, sige, Jumart, salamat. Sa pabigas po, salamat. Tsaka muli, mga kasama, nagpapasalamat po ako sa mga mababait po natin na mga sponsor. Yan, sa walang sawa po na pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan po natin tulad ni Jomar, Ate Nancy at ni Princess. Deserve po nilang mabigyan ng ganyan po na tulong. Kaya sana wag po tayo magsawa na suportahan po sila, suportahan po ang ating channel para yung kanilang bahay ay kuwan po, mapatapos natin. Ipag-pray po natin lahat na matuloy po yun. Yan, at muli, nagpapasalamat po ako sa mga mababait natin ng mga sponsors. Yan, maraming salamat kay Ate Nancy Lim, kay Ate Jovita Villes sa Tejero, Ate Margie, Ate Lerma Tanaka, kay Ate Lorna Magday, kay Ma'am Desi from US, kay Manay from US, maraming salamat. Horbin TV Vlog, Lina Arbosi, sa ating anonymous sponsor. Yan, kay Ma'am from Iloilo. Yan, kay Ma'am from Hong Kong, maraming salamat. Lahat ng mga sumusuporta, nagpapabot ng tulong sa ating channel, maraming salamat. Si Lord na po yung bahala.
na magbalik po sa inyong pamilya siksik, liglig at umapaw po na biyaya. Maraming maraming salamat. Yan na, shout out sa mga kababayan po natin ng mga OFW, mga bayani ng ating bansa. Mag-ingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat. God bless.